Hey guys, it's me Cherry and welcome back to my channel. So for today's video guys is magme-makeup tayo at saka meron po akong gagamiting mga cream ng Kathy Doll at saka i-review ko na din itong brushes ni Michelle D. Actually guys, nagawan ko na sana ito ng video at saka nakapag-film na ako about dito sa brushes ni Michelle D. Kaya lang guys, sad to say guys, sobrang malas. Kasi halos isang oras na po akong nagpi-film, isang oras na po akong nagsasalita. Then nung mag-edit na sana ako ng video, yun pala, nagloko yung microphone ko. Hindi ko maririnig yung boses ko. Wala siyang boses. So, ayun guys, sobrang na-stress ako dun. Kaya ayun, tinabi ko muna siya at saka hindi ko muna ginamit yung brushes kasi yung gagawin ko before sana na video is yung first impression. So, ngayon guys, ang gagawin ko dito sa brushes ni Michelle D is i-review ko siya. Nabili ko ito noong 11.11 pa guys kasi sobrang mura na niya. From 999 pesos is nagiging 319 pesos na lang. Diba? Sobrang laki ng nabawas. Mga almost 600 pesos yung nabawas compared sa regular price dati. At saka sobrang sulit nitong brushes ni Michelle D guys kasi meron siyang kasamang bag at saka magagamit mo talaga siya. Pwede mo siyang gawing kikay kit mo, pwede mo siyang lagyan ng mga makeup or kahit ano. Pero guys, hindi ko na po maipakita yung mismong itsura niya kasi ina-unbox ko na nga siya before. Kaya lang, nagloko yung microphone at saka nasira na din yung ibang karton nito. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo yung mga natira dito guys. So, ito siya guys. So, ipa-flash ko na lang siya dito sa screen kasi meron po akong nakuhang picture nung pagdating nito, nung pag-unbox ko sa brushes na ito. So, ito siya guys. Meron kasi siyang acrylic. Kaya lang tinapon ko na siya kasi hindi ko naman yun magagamit. So ito lang yung kinikip ko kasi meron pong mga nakalagay na instruction dito kung ano yung meaning ng brush, kung paano po siya gamitin. So ayan siya guys, ito yung sa face brushes guys, Beauty Sensations X Michelle D Basics. Then ito yung sa eye brush set. So ito yung mga pangalan ng mga brushes guys, dito nakalagay kung anong klaseng brushes siya, kung para saan siya. So, ito siya is a eye brush set. So, merong nakalagay dito na eye brush and spoolie, angled blending brush, flat concealer brush, bullet brush, buff and blend brush, at saka floppy blending brush. And dito naman sa face brushes is ang nakalagay is floppy angled brush, blast brush, flat foundation brush, highlighter brush, at saka angled contour brush. Then, kapag open mo mismo doon sa bag guys, yung sa mismong parang kikay kit is merong nakalagay na message ni Michelle D, merong card dito. So, may sinasabi siya dito na thank you, dear angels, blah, 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 XO Michelle D Basics. Then, ipapakita ko sa inyo ang mismong bag guys. So, ito siya guys, ito yung bag ng face brushes. So, i-open ko siya guys. Actually, nilagyan ko na siya ng mga makeup at saka skincare. So, ayan siya guys. Marami nang nakalagay dito. Sobrang ganda guys kasi magagamit mo talaga ang laki ng space niya para lagyan ng mga makeup, skincare, or kahit anong gusto mong ilagay. So, mint green yung kulay. Alam nyo ba guys na sobrang ganda ng color selection ni Michelle D kasi yung color selection niya is yun din yung favorite color ko. Kung napapansin nyo before sa mga past video ko na yung background ko is mint green kasi yun po yung kulay ng kwarto namin. So, nagkaganito lang yung kulay kasi nilagyan ko siya ng wallpaper. So, ito yung bag ng face brushes guys. Sobrang cute kasi pink yung kulay. So, i-open natin siya. Ganyan siya, guys. Ayan. So, ito yung lagayan niya. Sobrang cute kasi nga, ang laki, diba? So, dito na tayo sa mga brushes, guys. So, ito yung laman, guys. Ito yung mismong brushes ni Michelle D. So, ayan siya. Silver yung kulay. Pero, alam nyo, I was expecting na yung kulay din ng kanilang brush at saka yung handle is mint green or pink din. Diba, sa packaging makikita mo na napakaganda ng kulay. Pero, pag open mo, is ganito pala yung kulay. Sana next time kung ako lang po yung papipiliin, kung ako lang yung mag-suggest, gusto ko po kung ano yung kulay ng bag, kung ano yung packaging niya, sana po makikita din natin mismo sa product, sa mismong laman niya. Pero
Pero depende din guys, kasi nga ito din yung preference ni Michelle D. So ito din yung gusto niya. So wala tayong magagawa diyan. Pero sa akin, kung pwedeng mag-suggest, so yun lang yung suggestion ko. At saka another suggestion, sana nilagay din yung pangalan ng mismong brush dito kung para saan siya. Kasi nga for beginner siya, 'di ba? Basic brushes, so dapat nilagay siya dito. So ito siya guys, is floppy angled brush. So ito yung gagamitin mo para sa powder. Pero angled siya guys. Akala ko nga pang contour siya, pero pang powder brush pala siya. So next is itong angled contour brush. So ayan siya guys. Medyo maliit ito guys, pero para sa akin mas okay siya kasi mas makonsentrate mo kung saan ka lang gustong mag-contour, kung saang area lang yung iko-contour mo. Next is we have the flat foundation brush. So ito siya guys. Ayan. Next is we have the highlighter brush. So ayan siya guys. Para siyang pang blush. Next, the last for our face brush set is itong pang blush brush. So ayan siya guys. Sobrang cute nito. Ayan. Then dito naman tayo sa eye brush set. So ayan siya guys. We have 6 pieces of eye brush set. Ito yung eyebrow brush and spoolie. So maganda siya guys kasi meron siyang kasamang spoolie. Hindi ka na mahirapang maghanap pa ng spoolie kapag naglagay ka ng kilay. Kasi pag ganyan mo, meron ng spoolie dito. Ayan. Next is we have the bullet brush. So ayan siya guys. Ito yung bullet brush. Then we have floppy blending brush. So ayan siya guys. Sobrang liit. Sobrang cute nito. Next is we have buff and blend brush. So ayan siya guys. Ito siya. Then another one is flat concealer brush. Then next is the angled blending brush. So ayan siya guys. Sobrang cute nito. Perfect talaga ito. Pang contour ng nose. So simulan na natin ang ating makeup look for today. So gagamit tayo ng cream ng Kathy Doll at saka meron din silang serum soothing gel. So na-picture ko na ang mga product na ito guys doon sa Watson's haul ko. Ngayon ko lang siya nagagamit. Ngayon ko lang siya magagawa ng review. So ito yung kanilang 99% aloe vera and snail. Then we have the Kathy Doll na AA Automatic Aura Cream. Saka meron siyang SPF na 45 PE++++. Then we have Kathy Doll CC Cream. Ayan guys. So without further ado, simulan na natin yung makeup look natin today. So ito yung gagamitin natin. Itong serum nila. Ito yung product. Ayan siya. So let it dry. Wow, in fairness guys, nagsiset siya agad. Ang dami ko pa rin mga acne scars dyan guys. So tatakpan lang natin niya ng cream. So from the other side guys, is gagamitin ko itong CC cream and the other side is itong AA cream. So ayan siya guys. Ayan. Parang gusto ko to. So gagamitin ko na po itong flat foundation brush. Oh my god, sobrang dami ata yung nalagay ko. So next, the other side is ito namang CC cream. Ganyan siya guys. Parang ang puti din ito. So ayan siya guys, nakikita nyo naman yung difference. So dito sa CC cream is hindi masyadong natakpan yung acne marks ko. Then dito sa AA cream is medyo natakpan siya. Pero hindi pa rin siya ganun ka full coverage. Ang puti ng mukha ko, hindi pantay sa liig ko. Pero huwag nyo nang pansinin dyan. So isiset na natin siya with powder. So gagamitin natin itong floppy angled brush. Kaya siguro ginawang angled brush yung powder brush guys. Kasi perfect siya kapag dito na area guys. O lalong-lalo na kapag ikaw ay nagbe-bake. Mawawash out mo talaga yung binibake mo. Kasi ayan o. Perfect na perfect yung shape niya dito sa ating under eye. So dito na tayo sa eye makeup guys. So ito yung gagamitin nating palette. So ayan. Ito si floppy blending brush. Then yung kukunin nating shade is ito guys. Ito muna. Ayan. Then, kunin ko itong shade na to. Ayan. Next, guys, is dito naman tayo sa buff and blend brush. Then, gagamitin na natin si bullet brush. So, ito yung gagamitin kong kulay, guys. Ayan siya. Hindi siya kumapit. So, gagamitin ko na lang yung kamay ko. Then, gamitin ko na itong contour brush, guys.
Then, mag-blush na tayo. Gamitin natin itong blush brush. Then, last is highlight. Then, lipstick na ako, guys. So, ito yung gagamitin kong lipstick. Powder pout in the shade Hazel King. Hindi na ako magkikilay, guys, ha. Maglagay lang ako ng brow gel. Hindi talaga ako mahilig magkilay, guys. Brow gel lang yung nilalagay ko. At saka, hindi na po ako maglagay ng liquid eyeliner, guys, kasi hindi din ako mahilig dyan. I-curl ko lang yung lashes ko. So, ipa-finalize ko lang yung look ko and I'll be back. So, ito na po yung final look natin, guys. Pasensya na kung hindi masyadong pack kasi ito lang yung kaya natin. So, ayan, guys. So, ang masasabi ko sa brushes, guys, is okay naman siya. Kaya lang itong powder brush nila ay sobrang dense. Pero okay lang naman siya. Ang hindi ko lang nagamit is itong concealer brush at itong kanilang panghilay. So far, guys, overall, maganda siya. So, worth it siya para sa akin kasi mura ko na lang siyang nabili. Kasi from 999 pesos, naging 319 pesos na lang. At saka meron ng kasamang bag. So, that's all for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating makeup look for today. Sana nagustuhan nyo ang video nito. At saka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. At saka i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much for watching, guys. Bye! See you in my next video. So, ayun na siya, guys. After 3 hours, ito na po yung kinalabasan ng makeup natin. So, hindi naman ako masyadong nagiging oily. Ayan. Nandito lang dapat kasi ako sa loob ng kwarto. Kaya, ayan lang. Ayan yung kinalabasan niya. So, kitang-kita yung mga blemishes ko dyan. Ang dami kong pimples, ang dami kong acne scars. So, ayan siya. So far, maganda naman yung cream. Kaya lang, para sa akin, medyo malagkit siya. Ayan, pero overall, okay naman siya. Ayan siya, guys. Hindi siya masyadong oily.